Good day guys, welcome to Palawan Ornamental Fish Shop. At sa ngayon guys, bibigyan ko kayo ng update ng aking mga breeding project. So matagal-tagal na rin kasi guys no na hindi ako nakapagbigay sa inyo ng update and hindi ko na rin na sagot yung mga tanong nyo sa comment section. So sa ngayon guys, nagbe-breed pa rin ako ng Beta. So ayan, kung makita nyo yan, mga tank na yan. Yan yung mga breeding tank ko ng aking mga Beta fish. So sa ngayon, minimaintain ko lang yung tatlo na male na Beta. Tsaka yung mga females ko, yan, iba-iba yan klase. Mayroon akong red, yan, red na female, super red. Tsaka ito, koi na female. Ito naman, super red, another super red. So itong mga females na to, ito yung mga last na breeding ko. Yan. So ngayon malaki na sila. So ito lang yung mini-maintain ko na mini-breed. So ngayon, ito lang talaga ang mini-maintain ko. No, tatlong male na Beta at saka marami akong mga females. So sa ngayon, hindi ako nagdagdag ng bagong male para sa breeding ko. Kasi maintain lang muna para iwas sa gastos. So ito na yung mga last ko na breeding ng Beta. Yan, March 15. So, almost 1 month na rin to. So, ito na lang yung palakihin ko. Tsaka, kung may lalaki dito na lalabas, yun na naman yung ibibreed ko. So, ito another breeding din. Yan. So, March 16. Yan, marami na rin to. Ayan, oh. Yan, Beta fry. So, maintain lang muna ito. Yan. Ayaw ko muna sa ngayon magdagdag ng panibagong mail, no, para iwas sa gastos. Alam naman natin ngayon na medyo mahirap ngayon ang pera. Yan. So, maintain lang muna itong mga breeding ko. And later, palakihin ko na lang to. And dito na lang ako kukuha ng another breeding na mga Beta. Later, isi-share ko sa inyo kung anong mga ginamit ko dito sa breeding ko and ano yung mga pamaraan ko sa pagbreed ng Beta para mas mataas yung survival rate ng mga Beta fry. So kung bago ka pa lang sa channel ko and gusto mo malaman kung paano magbreed ng Beta na mas mataas ang survival rate, don't forget to click the subscribe button at i-click ang bell button para ma-notify ka sa mga pinakabagong breeding projects ko. So, pasok tayo dito kasi ito na yung next ko na i-share sa inyo, no, na breeding ko. So, ito, dito sa tank na to ay ang aking blue polar cichlid. Yan. So, ito na yung next ko na binibreed. Ito yung blue polar na cichlid. Itong blue polar na cichlid guys, no, ito yung female, yan, maliit. And ito naman yung male na blue polar. So, mas maganda dito kung malaki yung female. Kasi pag malaki ang female, ibig sabihin, mas maraming egg ang malay ng female. Yan. So, sa case ko kasi guys, maliit lang yung female and yung male ang malaki. But anyway, kahit ganyan lang yan kaliit, marami pa rin ang nalilay na eggs itong female na to na blue polar. Isa na nagustuhan ko sa blue polar kasi pwede mo siya i-breed sa maliit lang na tank. Pwede mo siya ma-breed sa 5 gallons, 10 gallons. And hindi mo kailangan ng mas malaking space itong blue polar. So, kahit maliit lang, no, pwede mo siya i-breed. So, later, isi-share ko sa inyo kung paano nyo malaman ang male tsaka female na blue polar na cichlid. At ang next ko naman na i-share sa inyo guys na i-breed ay ang angel fish. No? So, ang angel fish guys, napakadali lang i-breed at mas mabilis sila dumami. Kung alam mo yung process kung paano i-breed itong mga angel fish. Ito sa tank na to ay ang aking Bulgarian sell point na angel fish. Yan, so maganda to guys, no, itong Bulgarian sell point. And kasi yung fins niya itim and yung katawan niya ay puti. Pero minsan kapag mas maganda yung water quality mo, medyo green-green yan katawan niya and maganda siya tingnan. Yan, no, kung sa
nasa planted yan siya, itong Bulgarian cell point. Maganda ito tingnan. So since nandito lang siya sa ganito, hindi masyado lalabas yung kagandahan niya, yung kulay niya na maganda. Itong pair na Bulgarian cell point, ito na rin yung currently kinukondition ko sila, no, para mag-breed sila. So kung bago ka pa lang sa channel ko and gusto mo malaman kung paano mag-breed ng angelfish, don't forget to click the subscribe button at i-click mo ang bell button para ma-notify ka sa pinakabagong angelfish na breeding ko. Next ko na binibreed ito ang Corydora. Okay, so itong Corydora guys, na bronze ang sa akin ngayon, mas madali lang i-breed compare sa ibang klase na Corydora. So ito lang currently ang minimaintain ko na bronze na Corydora. So ganito lang setup ng breeding tank ko guys, no, sa Corydora. Ayan, merong dalawang male and saka isang female. Ayan. So minsan tatlong male pwede rin. So since kinulang ako ng male, so dalawa lang kami, isang female. Ayan. And nilagyan ko ng molly. Ayan. So ganito lang setup ng Corydora breeding. Madali lang, tsaka mas madali lang to sila alagaan. Ito na guys ang egg ng mga Corydora. Ayan. So ang nangyari kasi dito guys, kaunti lang ang na-fertilize ng male na Corydora. So ang nangyari din, nangamatay yung mga na-hatch na egg ng Corydora. So sayang sa breeding ito. Anyway, every 2 weeks or 3 weeks pwede natin mapalay ng egg ang Corydora. So ayan, sayang lang, no. Ayan, oh, kita nyo yan, puros egg yan ng Corydora. At dito naman guys ay ang aking breeding pair ng aking discus. Yan. So ito yung female, ito yung male na discus. So ito yung breeding tank ko. Yan. So hopefully mabreed ko sila this summer, itong discus ko. Ayan guys, ito yung female na discus, saka ito naman yung male na discus. Yan. So later share ko sa inyo, no, kung paano malaman nyo yung male saka female na discus. So sa breeding kasi ng discus guys, pwede natin ma-interchange, no, ang partner ng discus. No, kailangan interchange natin lagi, no, sa pagbibreed ng discus. Ayan, so later i-share ko rin yan sa inyo. So dati ang breeding pair ko na discus ay tatlong piraso. So tatlo. Okay? So anim lahat. Okay, tatlong males, tatlong females din. Ayan. So nakahiwalay yan sa iba't ibang tank. Okay, tatlong tank din, pair yan sila. So ang nangyari kasi, napabayaan ko namatay yung dalawang pair and ito na lang natira, no, isang pair na lang. And nasayang yung ano ko doon. Yung time ko, no, nasayang. So currently, ito kinukonsentritan ko, no. Kasi itong discus, mabilis sila magdami at madali lang sila paramihin. Itong discus guys, kailangan mo talaga ng advanced fish keeper ka na talaga sa discus. Yan. Kasi ang discus, masilan sila when it comes to water quality. Yan. So, ito na lang yung mga last ko na breeding, no, natira itong mga discus na to. Ito yung mga na-breed ko. And currently, ito na rin yung mga pinapalaki ko na discus at hopefully makakuha din ako ng pair na discus dito para madagdag ko sa mga breeding project ko sa discus. So, kung gusto mo mag-breed ng discus, siguro mag-start ka muna sa angelfish breeding. Yan. Kasi yung traits ng angelfish may kahawig sa discus, no? Medyo kaunti lang. Okay. Mas napansin ko nga, mas masilan pa yung angelfish kaysa discus. Okay, when it comes to water quality. Yan, mas madali magkasakit ang mga angelfish compare sa mga discus. At syempre guys, no, hindi talaga yan mawala yung guppy breeding tsaka yung tetra breeding ko. So ito, pakita ko sa inyo yung mga tank kung saan
ni-breed ko yung mga agape tsaka tetra. So ito lang guys no, yung tank ng mga agape breeding ko. So ayan. So medyo mainit kasi ngayon ang panahon, kaya hindi natin makita yung mga agape. So ito din, no. Ito yung agape tank ko rin na breeding tank. Ayan. So ang daming agape diyan guys. Ayan guys. So, ang dami nila. Tumadami sila diyan. Eh may mga maliliit. Yan, so ganito lang yung setup, no, ref tab lang. And later i-share ko sa inyo kung ano yung mga nilagay ko dito, okay, sa tubig para gaganda yung water quality. So itong nilagay ko kasi dito guys, nakita ko lang din sa kaibigan ko, and later i-share ko rin yan sa inyo. Dito guys, Molly yan na tank, breeding tank ng Molly. Yan, kung mapansin nyo, green water yan. And dito din, Molly tsaka Tetra. Yan, green water din yan. Molly tsaka Tetra dyan. And mas dumadami dyan guys yung mga Molly tsaka Tetra. So ayan guys. And sa ngayon is summertime and breeding season na naman. And kung mayroon kayong mga isda na gusto malaman paano i-breed, comment down nyo lang no, sa ilalim ng video na ito. At kung mayroon kayong mga katanungan about sa breeding ng mga isda, okay, i-comment down nyo lang din sa ilalim ng video na ito. So once again guys, thank you so much for watching and see you on my next adventure.